Hey guys, it's Jamwell. Welcome to another video of our segment, The Preacher's Talk. So for today's video, ang title natin is Heart of the Bible. Maraming teologiya na nagkatalo-talo kung ano ba dapat na maging puso ng Bible. Ngayon, they come up with one Bible verse at yun ang John 3.16. Ngayon, bakit John 3.16? Parang sobrang common naman nun. Parang kahit bata, alam na yan eh. Diba? Dapat parang hindi yun. Well, here's some proof kung bakit John 3.16 ang heart ng Bible. Ano ba ang John 3.16? John 3.16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Diba? Yun palang completus regardus ng sinning. Kapag kung susumitihin mo lahat ng verses sa Bible, yun ay yung pinaka-summary, yun yung pinaka-kabuuan. Diba? Kaya yun yung tinawag ng heart of Bible. Kaya bakit nga ba yun? Well, may mga proof dyan kung bakit yan yung heart ng Bible. Kung hihimay-himayin natin ang John 3.16, marami kang mapupulot. Marami kang tanong na masasagot. Gaya na naman, kano pa tayo kamahalin? Para kami mo si Lord. Ano ba ginawa ni Lord para sa atin? At ano mangyayari sa atin? Kapag tinanggap natin si Lord. Lahat dyan masasagot all throughout this video. Ngayon, himay-himay na natin ang John 3.16. Unang tanong, gaano pa tayo kumahal doon? Sabi sa John 3.16, for God so loved the world. Doon pa lang panalo ka na. Yung tipong Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung mahal ka. Wala ka na masasabi doon eh. All in all na yun. Kapag kumpleto ka na eh. Diba? Kay Lord pa lang, kumpleto ka na. Pangalawang tanong is, ano ba ginawa ni Lord para sa atin? Sa pangalawang part. That He gave His only begotten Son. Na binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. So, practice din ang pagmamahal ni Lord. Pero ikaw ba may anak, ibibigay mo para maligtas ang isang katauhan? Kung ako yun, hindi. Pero si Lord, hindi ganun. Sobrang mahal niya, ako at ikaw. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo may maligtas. Pangatlong tanong is, bakit niya binigay niya? Well, sabi sa John 3.16, para kung sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama. Kumbaga, kung sino maniwala at manampalataya sa kanya ay maliligtas. Ngayon, anong klaseng kaligtasan ba yun? Kaligtasan yun na ligtas ka lang, pero mahirap ka pa din. Ligtas ka lang, pero masakit ka pa din. Hindi lang yung kaligtasan na kapag namatay ka, pupunta ka na sa langit. Hindi lang yun. Kapag namatay ka, pupunta ka sa langit. Dito naman sa lupa, mahirap ka. Sakitin ka. Diba? Kumbaga yung kaligtasan na yun, is kompleto na rin. Dito, prosperous ka. You have the peace of mind. Basta all in all, lahat nandun na sa kaligtasan niya. Pangapat na tanong is, para kanito yung kaligtasan niya. Sabi rin dun sa part na yun, that whosoever believeth in Him. So, ang kaligtasan na yun is para sa mga naniniwala kayo. Eh, ba't sabi ng iba? Si Lord ay pangbayan. Paano yun? Hindi na ako maliligtas pag hindi ako naniwala. Basically, yes. Kasi, yun ang sabi sa Bible. That whosoever believeth in Him shall not perish. Ano bang mangyayari sa atin pagtapos natin manampalataya? Well, sabi sa last part is, huwag mapahama at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang gagawin mo, manampalataya ka lang. Maliligtas ka lang, kakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. So, all in all, yun yung dahilan kung bakit yun yung heart ng Bible. Ano ka ulit ang heart ng Bible? John 3.16. For God so loved the world.
naman po for our today's video. Don't forget to like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel, The Future Store. Sabi sa lahat, last part. Sabi sa lahat, last part.